Ipinasa na ni Attorney Wilma Aisma ang flag ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA kay dating Olongapo City Mayor Roland Paulino Sr. nitong Lunes, hudyat ng formal turnover ng posisyon bilang chairman at administrador ng nasabing Freeport. Si Paulino tulad ni Aisma ay nagsilbing volunteer ng SBMA sa panahon ng transition nito mula sa pagiging United States Naval Base. Sa kanyang acceptance speech bilang bagong chairman at administrator, sinabi ni Paulino na prioridad niya ang pagpapaganda ng Subic Bay Freeport ngayong maraming lugar na sa bansa ang isinailalim sa Alert Level 1. Partikular na binanggit nito ang kanyang intensyon na gawing greener ang lugar sa pamamagitan ng pagtatanim ng bulaklak sa mga tourist spots. Bukod dito, nais din daw niyang pagtuunan ng pansin ang sports tourism scene dahil kaaya-aya raw ang Freeport na maging sports mecca ng bansa habang ginagawa itong investor-friendly. Dahil sa COVID-19 pandemic, may mga kumpanya ang nagsara ngunit umaasa raw si Paulino na sa pagluluwag ng restrictions, mas maraming locators at investors na ang muling magkakaintera sa Subic Bay Freeport Zone. Kasabay ng ceremonial turnover, hiniling din ni Paulino ang tulong ng mga empleyado upang may sakatuparan ang kanyang trabaho bilang chairman. Dagdag pa niya, hindi raw niya ito kakayanin at kailangan ng tulong ng mga negosyante, locators, directors at stakeholders. Sa bahagi naman ni Aisma, sinabi nitong naniniwala siyang kakayanin ni Paulino ang tungkulin. Ngunit sa pagtutulungan ng lahat, mas marami raw ang magagawa. Dagdag niya, ang tagumpay ng bagong chairman ay tagumpay din ang bawat empleyado ng SBMA. March 1 ay talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa posisyon si Paulino at nanumpa sa Malacanang, 6 na taon ang kanyang appointment. Bagong ceremonial turnover, makailang beses na ring nag-ikot si Paulino sa Subic, kabilang narito ang inspeksyon sa SBMA Olongapo Bridge kamakailan. Jennifer Salenga, CLTV News. We'll be right back.